itayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa ngayong Biyernes na mahalaga sa ating komunidad dito sa Quiapo ay pagunita sa bahal na Birhing Maria ng bundok ng Carmen. Lumalapit tayo sa Birhen ng Carmen, ng ating nanay sa langit, upang tayo kalingain, upang tayo patnubayan at gabayan, mahalin, arugain, alagaan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Marami po ang nagme-mensahe at lumalapit sa akin at patuloy po nating ipinagdarasal ang mga sumakabilang buhay sa panahon ng pandemya. Kulang pa ang ating pagluluha para sa kanila. At marami pa rin kaibigan, kakilala, kamag-anak ang nakaratay sa banig ng karamdaman. Gumaling sila mula sa COVID-19. Mga kapatid, aminin natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen ng Carmen. Sa tulong nito kami naway pagindapati makasapit sa banal na bundok na si Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang paraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon
para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel, nasa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing, aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan. Sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuang bahay ng kakain ng kordero. Sa gabiring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain ito. Nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon, lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakilanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Magsitayo po ang lahat. Oh.
ang tinig mo'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niya mga alagad, kaya't nangitil sila sa uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa na ginawa ni David nang magutom siya at kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinamay na handog sa Diyos. At pinakain din niya sa kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ng kanin nilang tinapay na yon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw na pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay, hindi sila nagkakasala yon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit pa dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong mahalagang araw ng Biyernes sa komunidad natin sa Quiapo, binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo po'y may reliyon. At ang pananampalataya natin, nakabatay ang diwa nito sa kaugnayan natin sa Kanya. Kung gaano kalalim ang ating pakikipagkaibigan, kung gaano kawagas ang ating pagmamahal sa Kanya. Yan ang pinakapuso. Totoo mga kapatid, may mga tungkulin tayo. May mga gawain tayo, may mga responsibilidad tayo, may mga batas tayo para maging maayos ang sistema natin sa loob ng ating reliyon. Ngunit paalala sa atin ang ating salita ng Diyos, hanapin ang pinakadiwa, ano ang espiritu ng batas. Kahit na ang Sabat, kahit ng araw ng pamamahinga, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ano ba yung konteksto ng ating ebanghelyo ayon kay San Mateo? Sabi ng mga Pariseo, araw ng pamamahinga, walang mga gawain, bawal magtrabaho. Si Jesus kasama ang kanyang mga alagad, pagod na pagod, gutom na gutom, nasa triguhan, at sila'y kumuha sa uhay at kumain sila. Bawal yan, pagtatrabaho yan, labag sa
ating batas ng araw ng pamamahinga. Ang sabi ni Jesus, hindi niyo ba nabasa sa kasulatan? Si David mismo, nung nagutom ang kanyang mga kawal, pumunta sa bahay ng Diyos, meron doon handog na pagkain para sa mga saserdote. Dahil nagugutom, nangangailangan sila, kumain sila. Bagamat alam nilang bawal yun. Hindi ba? Kaya may mas totoo, hindi ko sinasabi na bastusin, huwag nating galangin ang mga batas. Importante yan. Ngunit may mas mahalagang batas, ang batas ng pangangalaga, pagmamalasakit sa kapwa, batas na ang buhay, ang prioridad, nagugutom, nauuhaw, nangangailangan tumulong. Yan ang pinakadiwa. At sabi ni Jesus, merong mas higit siya yun. Kaysa templo, may mas higit kaysa sabat siya yun. Hindi hain ang gusto ko. Hindi abuloy, bagamat mahalaga yan. Hindi contribution, bagamat kailangan yan. Hindi donasyon, bagamat kailangan natin palakarin. Kung hindi habag, awa, kapatawaran, pinakapuso, espiritu, diwa. Kaya mahalaga magsimba, mahalaga magrosaryo, ngunit sa paggawa natin doon ng pinakadiwa, iuglay natin ang ating unang pagbasa, aklat ng Eksodo. Merong mga liturhiya, merong seremonya na pinakamahalaga para sa Hudyo. O, merong isang kordero na kailangan litsunin. Bawal yung hilaw. Dapat talagang litsun. Yung kordero na walang dungis. At isang grupo, isang pamilya, bawal ang may matira. Dapat stricto yung mga regulasyones. At kung kakainin nito, may kasamang mapait na gulay, nakatayo, nakabigkis, yung masikip yung sinturon, nakasandalyas, meron tungkod, dapat gawin natin ito. Para saan ba yan? Bakit ba ginagawa itong napakahigpit? Ang diwa niyan, tatanungin mo, bakit ba ginagawa? Sapagkat ito ang gabi ng pagpapalaya. Ito ang gabi ng kaligtasan. Sa gabing ito, kaya nga, nagmamadali kumain eh. Bakit yung kordero yung dugo? Sapagkat yung dugo mula sa tupa, ipapahid sa haligi. Kaya nga, lalampasan, sa Ingles, pass over. Makita ang dugo sa haligi ng bahay, walang mamamatay sa loob ng bahay na yan. At bakit nakatungkod? Bakit nakabigkis? Bakit nakapanyapak? Eh ngayon lalakad na tayo. Aalis na tayo kay Paraon. Aalis na tayo sa mga taga-Ehipsyo. Pupunta na tayo sa lupain ng ipinangako. Pupunta na tayo sa lupain ng gatas at pulukpukyutan upang lumaya. Yan po ang diwa. Kaya po, kung naririto tayo, mahalagang obligasyon, responsibilidad, ngunit ang mahalaga sa Senyor ay pusong dalisay na natutuwa, nagagalak. Hindi natin kinakaladkad. Hindi tayo nakasimangot. Hindi tayo masungit. Eh, nakikita ng Diyos yan. Kung bukal ba? Kaya, ang ating mga pagbasa, paalala, tayo nasa harap ng Senyor. Masaya ka ba? Nagagala ka ba? Gigil na gigil ka ba? May kilig ka ba ng pagmamahal? Yan,
Kitang-kita, alam mo yan. Ano ba yung disposition mo? Birhin ng Carmen ngayon. Ang mahal na birhin, nanay. Kaya, yung debosyon ng eskapularyo. Ang nanay natin, anak tayo, hindi tayo mahulog sa apoy ng impyerno. Hindi po ito anting-anting. Paalala sa atin na pangalagaan ng ating kaluluwa. Baka mawala tayo. Baka mapahamak tayong todo-todo. Ang mahal na nanay natin, nagdadasal, nag-aalaga, para sa kapakanan natin. Magpasalamat tayo sa Kanya sapagkat mahal niya tayo. Tumanaw din naman tayo ng utang na loob at tulungan ng iba na ika nga sa dasal, ilayo mo kami sa apoy na impyerno at kami mapunta sa kalangitan. Sa tulong ni Maria, Birhen ng Carmen, si San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo na si San Roque, nawa po ang ating puso ay may puso ng awa at habag alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama habang pinaparangalan natin si Maria, ang Birhen ng Carmen. Ang ating tutugon po, sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Tayo naway magbahagi ng pananampalataya ni Maria at sundin ang kalooban ng Diyos ng may kagalakan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang simbahan naway lukuban ng banal na Espiritu at punuin ito ng pagsunod at pananampalataya at pamumunga ng mabuting gawa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Kung paanong naging tirahan ng salita ang katawan ni Maria, naway parangalan din natin ang ating mga sariling katawan bilang templo ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang ating buhay, naway ilaan natin sa pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ama naming nasa langit, ipadala mo sa amin ngayon ang banal na Espiritu upang marinig namin ng mga may pananampalataya ang iyong salita at tuparin ito sa aming buhay. Pagkalooban mo kami ng mga pusong nalulugod at sumusunod sa iyong banal na kalooban. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Nazareno, narito,
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunuan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birhing Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birhing totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, nawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa at muling pagkabuhay, sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyo ang tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Ubispo, kanyang katuwang na Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at magdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang Birhen ng Carmen, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, mga santong hinihingi natin ng tulong tuwing may pandemya, tinataas natin ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman at mga namatay dahil sa COVID-19.
ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa hahing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa ang aming buhay lalo ng sa oras ng paghihirap at tiisin. Iniandong namin sa iyo mga aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Tinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganahan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. May alay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin, O katamis-tamisang ina, na lagi mo kaming samahan, banggitin ang inyong kahilingan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus, naming Panginoon at kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nulalahati na dyan sa langit na nanalig kami ng iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyora San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyora San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyora San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamdanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Matayo.